muna ito kaganina ang Ecclesiastes. Yan itong nasabtan kaganina ang crisis na gito bang ni Solomon. Pero ang crisis is no respecter of person. Yes. So, sa si everybody goes through kung ano nasa si Job. So, itong basahin, Job chapter 5 in verse 7 tama sa verse 9. Yung Bible yun, say amen. Sige. Doon ang pagbasa, in a way, tulo naman yung mga verses. Job chapter 5 verses 7 to 9. Ready? Read. Yet man is born into trouble as the sparks fly upward. I will see unto God, and unto God will let me meet my cause. To his doing great things, and unsearchable, marvelous things without number. Man is born into trouble, but there is a God in heaven who doeth marvelous things without number. Pray that. Kami, Father, again, salamat kayo na pinili mo padayunan ang pagpanalangin ng mong karamdawan. Ang mong pagkabitinutanong padayunan mong bumati sa mong pagsimba karoon. The Holy Spirit, kagalangin padayunan mong panagot kung isa mo gusto nga nung nagkinabuhi. Tabangin ito dahil hindi mo nasa mo ang pag-iusa, pag-itarar na mo na anong hindi ko rin kamutan ko yung sinong Rasyel Kalogoy na ready ni sa inyong pagpanalangin ng pabor. Karong ang tawa, mo ang inoong may mga lamang pasinugan, ang among pagtuo ng lambo papadayo, na aming mga espirituhan ng panagot na prinsipyo ikan sinong tulong. Tabangin matapusan na mo kung sa pamay ng akusasyon sa among kaway na may mong rason na hindi ka makabless sa among pinuha karon na masimba ka o kanimuha ang mga purposes na hindi makumpisar. Kasi mo kami din mo, kabuli ni sinong kami ni Lord Jesus. O umangalan, tugutin mo yung isa rin yung supusto, ikaw ang ngayon ng namahan, ang ipasbunggan, karong rasa sa panan at pagkamahayo Lagi kay Kana Diyos. Nagtugyan ko sa itong kagalingon, sa naman ko sa mga Lord Shepherd. Tabangi ko, naipiw ko sa kanan akong kinahulan. Nagkila ko din mo, inunin mo mga kanikan. Wala ko ay kagalingon na panabot. Sa akong kagalingon na pamaari, hindi sila kasabtol, hindi li. Tabangi ko din mo, ang tanang magawa sa kong bako, ang tanang magkasyon sa kong naunay kasing-kasing. Base sa mga butang ay hindi kasabot sa akong kasing-kasing sa iyong mga kanakan. Salamat tayo. Talagang kay ka nga Diyos, kumananala ng iyong Jesus. Amen. Kaya matalikod mo palibo. Now, si Job, di ka na ito makwestiyon ng iyahan crisis. But at ang moment na si Job cries sa iyahan kahintan. It's been true, mostly, crisis sa iyang kinabuhi. Kung galing, kung tanaw sa Bible, kailangan niya i-deklarar kung galing sa chapter 14, verse 1, dibalik na po niya kanin, ang tao is born into trouble. Kung tawag niya, normal ka na tao, you will go through life experiencing disturbing situations, maka-experience ka o mga itawa, challenging circumstances kahit maumang yun ay kinabuhi. Nataw ka ay kalibutan na dilik man para sa iyong kaugalingon. You are existing because God wants you to exist for His glory. Para sa iyong kalibutan. It's just that nga malipay ang Diyos na mapasilunggan siya pinaagi sa mga buta na mahitabo yanin mo. And the way you respond to those conditions and situations.
kahit magkanta ang Diyos na hindi mo tunay na akong mga katauhan sa panahon na ako silang ginatuluan, ako silang ginaagap, ako silang ginatistingan. So, yun muna na. Ang crisis is a situation, a condition na sa akin magot, magduwa-duwa ka. Diba? Kaya yung crisis, na yung mga, ang crisis demands attention. Diba? Makuha ko yung atensyon, makainun yung kag, anong maniwari, anong anong maniwari. So, anong bikinahan ko nila kung ako bangon, love and times it is unlikely, and sometimes it is unexpected. So, inaan ang definisyon sa crisis. Pero kung ang mga nakaagi-ala na hukha o ilahang nasagdan na galas rin working in them, itawag na crying moments. Mawag ito na itawag na crisis. Yung crying for this. Araw inyong masagdan nga, uy, yung anin ay pinabuhin mo. Pero si Job ba? Awa si Job, siya balita. Yun si Job, siya, man is born into trouble as the sparks fly upward. Sa tao ng ulo, it's natural tungod sa gravity, kabantay mo ka ng sparks ka ng ikaw, magdaog ka, huwag yung magdaog pala ka inig. Inigdao ang iyan mga sparks papilid pagulo. So na yung dao mo, magdao ka, ganyan ka nakita, dao ka, ikaw bubundog sa sparks. Ang natural na dana, dito ginasaas pagulo. Natural na, it means hindi na mausap. Huwag pasabot, maog yun na itagan. So ang kinabuhi, yun si Job, maog yun itagan. Naagad yung panahon na your attention makuha sa mga sitwasyon o kondisyon na unlikely or unexpected. Naagad yung panahon na sa di ka gusto, pabot yun sa imo. Bisa kumingon pa kagili ko ani. Bisa kumingon pa kag may utag, di lang ko makaagian niya ang nakaagian. Naagad yung panahon pag-iun ka. Sometimes, din siguro pariha, oftentimes, mas worse pa usahay. Di ba sa akin, mas kahit ang imo kaysa iya, kaya mahalilok mo nun ta, na ang mga dili ko imo na anak. So, mo lang, i-crisis ko, pero makikang niya na sa panahon nila kay crisis, dili ang imong fear, remember, mo ba may controller niyo. Kung mo siya kahalukan sa tao, mo ba may controller niya. So, mo lang, make sure, sa panahon nga na kay mga tubangon ng mga crisis na kinabuhi, make sure na tanangin mo ang nag-control Ginoo. So, hindi mo kahadlukan ang So, hindi mo kahadlukan ang mawalaan ka finances, maras ni Job. So, the Lord give it. Wala. The Lord take it away. Amen. Yeah. Same pagay before na apay kwarta si Job, wala sa lasag in the name of the Lord. Diba? Ang iyang purse, ang iyang property, iyang position, iyang person, yan dahatag sa Ginoo. I can tell you, kaling gili sa yun ang pag-anad o dahil sa Diyos sa panahon na nakakainunan niyo. It's not that easy. Kainong kong sa una na when ang ating church goes to a transition, nagpapag sa palpa, hinahinay nagkuha sa Ginoo ang mga kasi tawag na rin ang maghimok at balay na butangan dito o mga breeze kay karalit na kumba. Damba. Oh, mga damba, no? Mga damba. When God started to kanang little by little, magkuha ang damba, kay kita sa Ginoo, pwede na rin mo stand. Kaya mo makita, dilit sa yun ang nasa leadership position. It's not easy for me. Manggaling na Ginoo, itulungan ko niya,
ng tubog po, ministry ng mga tampo. Amen. Tubog yung anak na huwag kailangang hindi sa kagang Ginoo. So, ikaw pinipanguin kasi yung kagalingon, kaya kurama mo din yung panggita. Nangita ka tao, makatapang mo, limited, magpunan tapang sa tao. Amen. So, walang naanagpala. So, grabe, nagkaruwa ko ang ina ko. Bakit nagalit ko, kahuna-huna ko, kung saka nabi na iiguna na magpahatbong na yun. Eh, ang nagulong na rin sa rabah. Ano ba? Ano ba? It's not that easy going through crisis in life. Kato sa panahon na, siguro, worst to sa ako. Pero siguro ako ba na yung makagiinan okay lang sa ila. Pero lahi-lahi ang nature of form sa crisis na tumatumaman, di ba? Lahi-lahi pangutag sitwasyon sa kinabuhin. Lahi-lahi sa tag gitawag kapasidad na ang Ginoo may kapalo na tutanan. Pero ang kanyang tutanan, in trouble yan, ninyo si Job, na that is the way for you to see the marvelous and unexplainable works of God. Tanawa, di ba? Di ba yan si Job, no? Sa palitan, verse 7. Una ngayon siya, if yet man is born unto trouble as does sparks fly upward. So in verse 8, siya, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. To God who doeth what? Great things and unsearchable. Imagine mo, mga unexplained, di tama, di mo masabtan, pero dito. Marvelous things. Inalagay mo, ma-appreciate inyong duda, inyong faith, sa panahon na inyong itugyan sa Diyos, ang inyong kinabuhi in times of crisis. Ma-appreciate mo kung unsan inyong Ginoo na dituhungan sa panahon na yung crisis, di ba? So, di ano na lumakitan na gusto na sa Diyos, kabalutan mo manin sa panahon inunani, how do we respond? What? Unsa may tuyog sa Diyos, ano mo na? Crisis causes us, number one, to rethink our purpose. Gusto sa Diyos, sa atong nanaw, from the start, unsa mong nasaktan na unsa may tuyog ni mo, anong yung anak ang imong gusto may tabok ni mo. From the start, sa iyang nakaitan ng Diyos, kung sa may naasin yung kasikasi na gusto nyo mong himuon para niya. Gikan sa sinugdanan, kung sa may tuyo sa Diyos na iyang ipasabuti mo, kung anong inyong anak man ang inyong ang kahintang. So you have to rethink your purpose. Pero kung naama, itagaw, dahil-lahi unique ang atong mga gihan sa kinabuhi. Pero with the same, though, mo change ang lahi-lahi ang atong pa ng ilan. Pero ang tuyo kani is to help you become the person you were meant to be. Maunay tuyo sa Diyos. To make you the person that God purposed you to be. Maunay tuyo sa crisis. Amen. So, kung makasabota na, it means, kanina ang atong sitwasyon, mauna ni dapat natong i-embrace atong dawatong. Kaya mauna din ang gusto sa Diyos na maunsa ka. This is the way God for us to understand and reach the point na mauna akong purpose para nyo. Dahil-dahil ang atong atumahon. Dahil-dahil ang problema. Dahil-dahil na kamugatun. Dahil-dahil na doubts, ay lahat ng mga circumstances. Pero, the same purpose of God, you are designed para muagod ka na, para mahimok ka na tao basi sa iyong gusto mo. Amen! So, muna, kinahanglan, we think of your purpose. The first thing you have to understand, your purpose is to bless your blesser. Amen! Ang iyong tuyo ang kalimutan na aron mapananangin na hindi panalangin mo. Amen. Aron imong daigon ang hindi panalangin mo. Amen. To bless your blesser. Kabalo ka nga nung somebody once said, ay doon na ito, kinsa ka picture sa TV na ako, kinsa sometimes,
our life is not blessed because our blesser is not blessed with our life. Amen. Masahay, anong dilita, wak dita experience siya o ginuod ng blessing kaya ang nag-bless ang i-bless na ito, wak nag-bless at ginabuhi. The blesser has not been blessed. O nang, you know, to be our purpose, kung nakamagaling mga crisis situation, is to bless the blesser. Mo'y si Job, kamantay ka, mo'y ikaw na niya ang gigi mo. O diba lang sa later end ni Job, hindi ko ng Bible, it was more, ang iyong blessing is more than his beginning. Pero going through, kamantay ka, si Job, huwag yung nawala ng iyan pinuha to bless the blessers ay kinabuhin. So, retain of your purpose, you are to bless the blesser of your life. So, if you are going through some crisis right now, I don't know what that might be, what nature it might be. Pero, ang tuyo is for you to bless the blesser. Pagtanaw siya ni mo, ang sitwasyon na na-bless na siya. Na-bless pa ang Diyos sa iyong kinabuhin. Mauna. So let God see na ma-bless tayo siya nato sa panahon sa itong crisis. Amen. Now, pakito na itong Ginoo, na ang Ginoo mapanalanginan na ito. Mungin mo ang Ginoo, hindi tayo pati natin alak na na inaanin si Kwasu. Well, may inaanin mo yung listan. Inaanin mo yung gihi mo. So bless the blesser of your life. Okay? Secondly, we are from believing to expecting. Amen. Our purpose is to grow in faith. Amen. We are believing God, then we are to expect from God. Amen. Mo may datfires, you know, ang Ginoo dito ng tama gusto siya na ituturo niya. Kinahanglan na asay mula o adto sa mga ituturo niya. Amen. Usahay, ang tama naman na tuod, ang ato faith, tama naman good na nasaw na muna. No, usahin mo, ikot tayo, yes, we trust sa Ginoo, pero are you truly expecting something from God? Amen. Mao man ang gusto sa Diyos. Only purpose na ko, if we believe, then we should be expecting something from God. Amen. So, i-try to rethink, you know? Dito, no? In-ani akong kahintang, I'm going through some crisis right now, ang pampana. Kung saan lang ituhuan, may tungod sa Diyos, ahin? Kung unsa may gusto kayo ihatag sa Diyos, di mo, na itong ipangayon, mo nang inangay ng gato, ba? Diba? Amen. Una na, mo nang, our purpose is to bless the blesser and from its, from believing to expecting. Amen. So, do you really believe that God has prepared something great for you? Amen. Then expect. Amen. Maabot na. Then, the third one, we should be, our purpose is to keep on sowing seeds. Amen. Kaya gusto sa Diyos na mag-ani ta. Gusto sa Diyos na mag-enjoy ta sa itong fruit sa itong labor. But the thing is, if we have that labor, then kung saan na itong enjoy? Amen. Diba? Kung hindi mo labor, hindi mo bugas ang mga mayong utang, ang pagpangkana, kung saan may ato, animo. So our purpose is to keep on sowing seeds. Bisan sa panahon na nakakaidi masabdan, continue to keep sowing seeds. Padayon, padayon mga good seeds, padayon kagi mo payo, padayon kagi mo mga butang, nagkabalo ka, it will give you a return na makayukod. Amen. No, what the purpose na to? Hindi naman taman magtana ka, magtanaw ka sa oba na himuon kita pa. Amen. Hindi man tuyo sa Diyos na to, magtanaw na natong uban, mag-enjoy sa blessing kita, magpaabot ka, pero wag na himuon. Amen. We should be doing our part. Araw hindi ka po sa panalangin, video na ang Diyos, nakita na niya na nanuoy sa nato ay alayan na yung karakan. Amen. Diba? Yun, may mo nang magpuyong ka. Isang may mong hindi ka magpugas. Amen. Yan, mag-expect ka ka rin, wala hindi pugas. Amen. Yan, hindi sa kang mag-expect ka rin, pero hindi ka rin maayo ang imong ipugas, ayaw doon mag-expect maayo na rin. Amen.
Amen. So that is our purpose. You think about it. If there is a crisis, let's go to God. People, Father, God, something to you, sinumus mo kinabuhi, magpanaralingan siya. Amen. Gusto sa Diyos mong grow ka sa pagpuunan. Kung huwag ka nila na mag-expert ka, ayan ang nagaan. Then, another one, gusto sa Diyos na magpadayo ka sa panahon na nare-crisis, hindi ka mahunog yung panyo. Amen. Hindi ka mahunog sunod sa Diyos. Sakto. Keep on doing right. Yeah. Till the stars fall. Yeah. No? Till the last fall. Yeah. Even there is no other else naging mo. Yeah. So, only when I do the thing of your purpose. The first one. Say it again, what? You are to re-evaluate our priorities. Amen. Okay. Knowing what is your purpose, then kinangyang kabaluta priorities. Amen. In life, kinangyang nasubatan. We have families, career, our spirituality, not our love life. Amen. What we don't mean is our love life. Di mo gusto na? O sige, let's try it lang, walay love life. Yeah? Kung hindi na, nasa kalibutan sa Ginoo, kung diba, these are all mga parts at all the way that needs to be prioritized. Amen. Kinangalan, kabaluta mo reschedule, mo schedule, o reschedule, ating mga butang, ang ipakati man nila ito. Di ba di mo wow? Pagkailan mga sa buta, as we re-evaluate our priorities, our first priority is to know God better. Amen. Huwag na yung pinakauna. Crisis sa iyong kinabuhi. The first that you need to understand that your priority is to know God better. Masamot pa kang makaila sa Diyos, wasi sa iyong yatumag. Amen. Amen. Una, hindi nga para proteksyonan yung kabalikon yung prioridad, hindi para makaligawas ka na, hindi para tawagan yun, na kay kaalam na ang kapalunan ka kung sa iyong imuunaw. Ang pinakaunan mo, ang prioridad mo sa during crisis time is to know God better. Mula pa o pag-iun, umusap mo pag-iun mong pagkaila sa Diyos. Maunay tuyo nga nung nakatay crisis. Aron ma-evaluate na ito, hindi mo nga matang makaila sa inuuto ka. Are you deciding to know God more? Yes. Then, maunay yung priority. Sa panahon na ay problema, sa panahon na ay doubts, sa panahon na ay mga unlikely circumstances, mga unexpected na mga challenges, mga disturbing situation, ang imong una yung tinuhaon, makasabot ka sa Diyos at ang sitwasyon. The first one, ikalawa, is our priority is to be more effective as a child of God. Amen. Maunay ito ang priority. Kaya mas kahit mo pwede tayong epektibo ang anak sa Diyos. Mas kahit mo pwede tayong epektibo ang Kristohanon sa komunidad at inasatan na yung bukan. Mas kahit mo pwede tayong epektibo sa relasyon na nakatakaroon. Mo na yung prioridad. Makailatag na pao sa Diyos, kahit mo pwede tayong epektibo that we could be an influence greater kaysa ating kahitan karoon. So, di anak na ito makitanaw, amunin na itong priority. Dili di ay na para lang na nakatay, ma-preserve na ito at ang kagaligon na imuha o kagaligon na as a person, kundi para labaw na mahimong magamit sa Diyos atong life, pasi siya na tuyuan na mag-bless siya. Amen. Ha? So, maunat siya yung priority. The third one, anong makasabot ka? Our priority is being a blessing. Amen. During crisis situation, we should be a blessing. Amen. Nakikay problema, nagali kay ato pa mo, nagali mga disturbing situation, aim to be a blessing. Amen. Ayaw tingwa ang mga discouraged ka. Ayaw una-una ang ikaganahan, ikaw may masintro. No. Sa paliwan said na ang strong na puno ng mga tao
Itong mga tao na even sa panahon ng grabe at iyang storms, kabaluya po sa tumutabang sa mga tao na nakaagisat mga storms. Inaanggaw ko ang strong na tao. This is true. Sa panahon na natin yung mga problema, hindi na ipasintro ang mga tao na ito. Kung na ipasintro na ito, ang mga tao sa Diyos na pili mo tabang sa problema. So, let us be a blessing to them. Isang na problema sa mga tao. Kaya din sa ngayon ng problema na ito. Now, kaya mo ito na, kung nagproblema ka simula blay, nanahap ko yung nagproblema blay, ayaw ina, bitaw parihas ka. Ako na ni, kinabuhi ka. Ay, dana, kaliri, ingay mo nga, nindot ni, yung aming na kinabuhi. Biya blessing ko yung nindot ni, kaya mo, ipakala, ay problema ko. At ay una-una ko, di ka makalipulipog tubag o where na yun? Hear na me? Ano? Tawag na, where na yun ang hear na me? Yeah? So, while going through some storms in life, show strength by being a blessing. Parang si Job ah. Diba kapag kaya? Si Job, tidak na rin itong iya. Pero mutang pagpasasayahang mga amigo ay ingon siya ikaw Job, kayo naana ka, tungkol kayo makasasala ka. Ingon si Job, kinsa may wakasala ka tungkol para sa matatangan. Ano siya? Kanyang nagyan, ay para ikaw totoo sa nahan na hino kong gold. I will shine for us gold. Kanyang darkness na ako, morning sign na I am living in the light. O nang na ay darkness. So Job was giving his life to God as well as when people are seeing him, he said, pahit na sitwasyon, pero nalikamo siya na may mong blessing. Amen. Do agay ang asawa, ito kung maradyo ka rin leader, ganyan ang asawa. Pero po, ito ka rin, kung sa ako na, ang ginoo, umakad, mayo, pasalamat ako, ako na, hindi ka mong pasalamat. Amen. Being a blessing. That's our priority. Una-una. So when you're going through some crisis, think of this one. Know more about God. Ikaduha, asang pag-iha na mahimo pa yung nindot yung influenza to be an effective child of God and being a blessing. And last one, your priority is to become a better person. Amen. I love you. Ang gusto si Diyos, di siya satisfied na kung if you are growing right now, nagkakataman. Dapat nagkataas atong edad, nagkadugay ka sa kalibutan, nagka-improve atong pagkatao. Kung maraming doon. No? Nanahimot ang doon. Parang ko lang ang bata, di ba? Ingon sila ang bata. Basta daw ano, bata pa, si punong pa, wala pa kayo down, kaya pa kayo, pero mag-alako, di ba, kabantay ka? Magka-formal, magka-kopa, diba? Mahinong better na person. Amen. Kaya, inigdala ka na, uy, dalaga na, uy, wapo na, uy, wapo na, uy, formal na. Pero magka-tiguan, di naman magka-kopa. Magka-kulot naman. Di ba, magka-tiguan, magka-wala naman maso. Isa naman yung ito, kundi rin na ang glory of integrity and character. Inaanak ka, nahihimaya na mahimot ang karistituhan sa mga tao. Nagkatiguan ka ang mga tao, magkanaon na ito, magkadugan ang espiritu nila. Hindi kayo mo, hindi kayo, musang tiguan ka, tiguan ang kaway buon. Di ba, anak, ba na yung mga istorya ay nanap, nagkatiguan ang mga muli, nagkawa ang mga buon din. Isun kayo na, oy. So, kinahanglan, iyon ani at umasaktan. Nagka-improve ka as a person. Kaya hindi ko doon ako yung pili, kaya kaya. Nakas kalimutan, we will have a social life on you. Amen. Ika piling mag-imitan yung ikaw na. Ika piling na manago ko lang dahil kapakita ang mga tao.
carung carung di komunikum ayu dan awal ini waktu kritis tuhnya kurang usah improve si kembali di dalam yang sukai nanti. Nah, so pilihan untuk prioritas. So pilihan dan jadi mentuyuk-tuyuk kan? Ini mentuyuk-tuyuk. Angkat prioritas punya di pemerintah terlalu mau sedus. Sekresis nak saya sebulan lagi mau sama unexpected circumstances. Pangitaa unsay tuyuk sa Diyos niyo. Amen. Na ang magkakita may kumbrasi, isa na kain na yato. Amen. That is our priority. Amen. 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 Then, the third one. Dali ko ta, was na sige mong amen. Amen. No? Ay, katulo, sa ganito. To reestablish our principle. Ang kusuhan ng pinabuhi is about godly principles. Amen. Righteous living. Inayon ang Christianity. Pag kinabuhi na makita ng Diyos na ninako. Pag kinabuhi ng tarong. Na inahanglan ng prinsipyo kahit di man sa mahimo. Nakita mahimo ng desisyon. Diba? Life is not just a choice. Life is about decision making. Your choices and your decisions today is what will be there and what will become tomorrow. Vamos a ir con su particularidad. Ikaw doon, unsa imong ipahimo karon doon, sa umadang tarlo, ikaw ang ibang mukpo ka na. Ano yun ang mga katigulangan? Ang bumit, ingon pa siya, mga magtinarong takarong, kaya umad ang mga kitara yung mukmo. Pagdamdag, kita rin mamukpo. Pero sa ako naman, bumukan siya. So, kung nadamang, kita rin mamukpo. Isun sa ta. No? So, buwanang, kinakalan, prinsipyo nga rako, will you make decisions, amen? Amen. Ikinakalan na to, di ba't kapiling magpasagad? Amen. Pero magtataas at tungita, di ka piling pasagad ka, eh. No, magkadugay ka sa kalibutan, hindi na yung mong happy, gulati, na lang tayo na enjoy life, kaya kausar ang mga happy. No! Amen. Enjoy life in a godly way, but do not waste your time on not priorities and on not knowing God. Amen. Kasi lang, hindi na walang dapat ng Diyos. So, kung gusto pa na kabaluta mo atuwang mga krisis na panahon, kinaanglan, kabalutan kung sa'yo mga prinsipyo, asa na itong ipunda ng prinsipyo. Amen. So, ang tinukod ka lang sa'yo, so, yun lain. Aham na itong ipunda sa Biblia. Amen. Amen. Asa ng talong lakaw sa kabubukod sa Diyos. Amen. Huwag na ito ang prinsipyo. So, di kita magdawas di kanya. Pag kinausap, di kita magdawas sa prinsipyo sa Bible. Amen. So, kung sa pakalisod, sa kung sa pakapait, kinabuhi, prinsipyo sa Biblia, that will stand. Amen. Even because si Jesus Christ heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Amen. Ang iyong bulong, hindi kayo siya mahanaw. Amen. Mawala ka lang tayo ng kalibutan na hindi ka siya bumalik, the word of God stands, still stands. Amen. The Bible stands, though the world will crumble. Ay, kanta ano? Sa mga bata, isa ka kalibutan pa, mahuglok, mabungkag, the Bible stands. Amen. So, as we establish our principles, the first thing that we have to know is we must have all the facts regarding certain circumstances. Amen. Do not make decisions on false reports. Do not make decisions on emotion or feelings. Amen. Base your decision on facts. Amen. Unsa man yung mga tinuod. Ayaw himong decision kay nadunggal ng iyong istorya sa tao. Amen. Ayaw himong decision kay mauna yung nakita sa iya, mauna lang pwede mo. Amen. No. Search all the facts. Unsa man yung tinuod, unsa man yung insakto, unsa man yung tingnan ng iyong alin. Mauna yung kulang naman ato usahin. Amen. Dahil gusto kita mong desisyon at umasiyan at pagbati. Amen. No? Gusto kita mong desisyon, basiyan at istorya sa tao.
Sa ating gili na ito, una-una ako, ang sabi tinukod, meron inunaan ang mga sitwasyon. So, you must have all the facts before aron klaro prinsipyo imong magtikay. Kaya kung dili tinukod, magkabuang ka kung saan mo. Then, kami about everything, kung dili kami sakto mapagsugod, bisang pag isakto ang imong respond, you will end up wrong. Amen. Now, from the start, say amen. So learn all the facts. Know all the facts. Sa inyong sitwasyon. Anong inaana ba ng inyong kainta? Anong na inyong ana mo ka? Anong likalit na liang kugikan mo sa inyong tapong kain? Ano ba? Kinahanglan mura ka si Dora. Kung babae ka si Dora. Magdala ka o kita to. Kaya nga kagudak ko. Spaw, mag-define ka, magdala kang mapa. Nga nung o lakaw ka, may taong hindi mo ngayon sa inyo. Kung lalaki ka, ang babaeng Dura, ang lalaki si Duro. Lakaw ka na, mag-define ka, then before you make decisions, principles are established on facts in the beginning. Then, second one, you must have a foresight. The word foresight means discernment. Amen. Nanong foresight at may gamit, anong foresight? Actually, it's discernment. Amen. Kinahanglan mo know how to discern. The word foresight, kakita ka sa umahan ba, if ever, kanin mo kaya ito ba? Kanin desisyon na mo yung mingungan, kung saan ba yung consequences sa ni? Tanaw ni mo daan sa unahan. Have foresight. Before things would happen, before you make all those decisions, tanaw ni mo, maunan niya facts. Kung panalita ka niya prinsipyo noong kung sa kanino, kung saan ba may tapos sa unahan na nito? So, facts, foresight, and lastly, you must have faith. Amen. Matuo ka ng Diyos ng tapang mo. Amen. Mauni si Job. Unang ingon si Job, na I am a God who do wonderful things. Amen. Muhimog mo na lindot ng mga buto. So, kung pasabot, kung nakagalit kay gatuhan ng mga crisis, naiginoo ng tapang. Amen. Naiginoo, kapitin mo malulat. After knowing everything, and after concerning ka na yung anti-life, then believe God, you will have to be all. Amen. At kalindot si Gino, tapangan ka niya. Amen. Kaya tuyo niya ni mo, hindi para kalautod ka ng sitwasyon. Amen. At tuyo niya ni mo, para mag-bless siya sa iyong life. Amen. Okay, hindi tuyo si Diyos. Lagi na ng Diyos makalanginan na ito. Amen. Kabantay ka si Job. Si Job, pag-abot sa yawa, dito sa trono si Ginoo, ingon nila yawa. Ayaw nila ang kagitan, Job, ingon mo tao. Yawa, ay ko na ko sa, ikan ko sa ilo-ilo, going to and through man. O, ilong ko na siya, wak pa kayo ginapong ko, ginapayag na din siya. Ano naman, ingon nila, ah, okay, kamantay ka ni Job, bless kita ng naman. Oh, na yung conversation, masaya ka rin na. Chapter 1, chapter 2. Amen. In the name. Bless ka kay ino bang ipanalanginan ko. Kuwaan ka na yung panalangin, di ba? Ma-bless pa ba ka niya? Oh, dahil kay tuyo si Nodi. In the name. Baba, sige. Patumangon ako, crying moment si Jude. Crisis, di ba? Ipuha, yahang, katangan ka na. So, kung si Job primero, katangan ka man. Pagkasunod, pag mayroong balita, naurot yan ang damki, naurot yan ang ship, naurot yan ang kamil, okay na. Pero ang sunod na balita, di lalim. Naurot na makay yan ang anak. Di ka na sa iyo. Kakanta ka ka na, it is well with my soul, o kasi makarihas ka, sisa na. What's in you? It's me! Hindi na lang yung God!
Panginoon na Panginoon magkuha, wala yung Panginoon. Amen! Karo ba, dito po ang mga Diyo, ilan ang mga Diyo, ilan ang mga Diyo, ilan ko, habang kagigay, ilan ang mga Diyo, going to and pro, going to and pro. Sanya ako, blessed Diyo, tanaw ako, ikuha, ah, ikuha, tanawin mo tanan, oh, bless ka, hasta yahang, help ko ah, nawalan mo yung green, ingon na yung Diyo, ah, sige pa, tanawin, may green, gawas ka nilaguhin. Kita ayun tentang pergian job, diri kita pergian job, pero itu sendiri membuatnya crying moments. Amen. Rampun tuh, nakai minum sama bless yang aku ini. Amen. Plus gak pun minum ke job, ya karena minum. Itu aku minum juga. Saya berkata, aku minum diri sama bless yang kita wani job. Wah, mungkin. Waktu pertemuan, saat krisis itu, God bless job more than his beginning. Yeah. So that is crisis management. Amen. 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 You have to rethink of your purpose. Amen. You have to reevaluate your priorities. And you have to reestablish your principles. Amen. There's no other. Hindi na ito pa at visit yung Biblia. Amen. Lino ka mapunta. Tamaan mo nga may kumaon. Then, thank you God sa mga kagayang tulo ng may tulad sa panahon na normal at natural para na ako that we will be going through crisis in life. Salamat Lord na ang purpose na hindi mo naman mo is magtanaw ka sa akong pinabuhi na mabless. Our life sometimes is not blessed because ang aking blesser na nalangin mo Lord, help us, ma-reminded me kanoon na we should be a blessing to everybody. Isa kung sa mong kahimtang, isa kung sa pang-bagyo, isa kung sa pang-problema, ang mga tumangon. Help us, Lord, na namang i-desire to know you better. Help us, Lord, that you'll come out a better person. Help us, Lord, to make decisions by faith. Nagsipyo sa iyong ulo, magkadayo ng among inoong gabay. Padayo niya na sa iyong pagkakulong niya. Salamat kayo sa iyong mga Diyos. Salamat kayo sa pinahin ng pagkamayo at pagkamatid ng anong namang mga pinahin. Salamat Lord na kanina mong pinabuhi, kung wala ka, guba. Yet, tungkol sa iyong grasya at kaluhoy, yung aming hinong ibo, you have made us whole. Thank you, God, for being a wonderful and a great God sa mga kinabuhi. Lord, masayro kami na ay mga panahon na hindi sakto, hindi maayo ang mga pamanin sa mga problema, mga disturbing situations, hindi sakto ang mga reaksyon. Gaya yung chance ako na sa panahon na naaming mga pahamuo, maging mga panalangin ng kanilang salamat kayo. Pagkanin mong mga katawan sa mga bulag-bulagi, kamo si Manahona, i-bless ang mga tag-usap palayo din. Mga mga angels, mga minister palayo, kagay kaalam sa mga isisyon na kagay mo ko, kagay courage na mong balog sa ilahang mga kondisyon na makapasalimog mo. I-bless ang every moon ng mga transactions, every coming in, every going out. Lord, i-adayon kagapun sa mga tag-usap, mga direktor, kapangi ginoong ang kadasi o kalipay sa kinabuhi ginugyan at mapadayo ng mga ito na salamat kayo. Thank you again. In Jesus' name we pray. Amen.